Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat, at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Liner News Philippines, Errol Dakabe of Kamaong, Asero. Thank you. Mabalos! By the way, happy watching, happy viewing kay Tol Engineer William Bragais dyan po sa United Arab Emirates na committed na committed para sa ating part 2 ng Mission Tabang Tugang ng Leader of Philippines. At yung ating part 2 kasi ay nakafocus po sa housing and relocation, livelihood and reforestation sa ating bayan po sa Naga, sa Tiwi Albay. Sa bayan po ng Tiwi Albay. And that's gonna happen very soon. Tol, may planning pa kasi ang tropa. Magme-meeting muna. Then the moment na nakapag-disenyo na nung cheapest but quality housing design, ay ipapaalam namin sa inyo para yung ilan pang mga makakatuwang po natin ay maibisuhan kagad tulad ni Engineer William Bragais. Tol, Edmond, by the way, Tol Edmond, baka makatuwang ka din namin at iba pang mga OFW, mga suki ng ating palatuntunan, please. Please join in our advocacy of providing relocation sa mga persahan pong pinalikas sa bayan po ng Tiwi Albay sapagkat yung risk ng landslide and flash floods ay talagang matinding-matindi. No? So sinimulan po natin yung ating pag-aruga sa mga taga-Tiwi noong... anong petsa nga tayo pumunta doon, ano, Clarence? January 19 sa dalawang is actually tatlong evacuation center yung ating na serbisyuhan, primarily yung mga nakatira po doon sa Naga National High School, 150 families, at yung mga nakatira sa Naga Kararayan Naga Elementary School na 50 families and another 80 plus sa Huruan National High School, and all in all 300 families po yung ating naserbisyon. Ano, nabigyan natin ng mga kailangan po nila sa pang-araw-araw at yung mga banig na higaan dahil sila nga po ay hindi ready sa mga nangyari. Ano, but you know, yung eskwelahan po ay hindi po normal ang operasyon dahil okupado po ng mga relocatees, ng mga evacuees yung mga classroom. So the students and the teachers need the classroom for their daily classes na hindi po nila magawa dahil nandun po yung mga kababayan natin na wala pong masulingan. So ang request po ng mga principal ay makagawa ng paraan ang mga kababayan natin, ang LGU, ang lahat, at sino man na magkaroon po ng malilipatan kaagad-agad yung ating mga kababayan sa Tiwi Albay na makaalis na po sila doon sa mga eskwelahang ginagamit po ng mga estudyante. No? So part 2 will be housing and relocation, livelihood and reforestation na ipapaalam po namin kaagad-agad po sa inyo upang kami po'y muling kumatok sa inyong mga puso para po sa ating pagpapatuloy ng Mission Tabang Tugang ng Leader News Philippines. At yung ating first drive ay nakatuwang po natin ang Heroes Alliance. And for sure, ang Heroes Alliance, magpapatuloy pong katuwang natin. At yung ating Mission Campaign Manager, magpapatuloy sa kanyang ginagawa, Binibining Angie Puso. At makakatuwang natin siyempre dyan sila Bro Oliver Licop, si Tycon Marabilion, sila Jeric Bahakan, sila June Mendoza, at makasama po sa Heroes Alliance ang MCBO na partner Bong David, CIS Media, at ang UGS ni Tol William Bragais, at mga individual tulad nila Sir Tito Poras ng Montalban Bonsai Society, si Sir Philip Dacoco, si Dr. Jobert Klett sa Australia, si Ma'am Ann, si batchmate, classmate Rain Hanson, mading Imelda Parum, pading Arnel Parum, si classmate Kabarangay Digna Dakuya Kompetente,
At marami pang iba. Napakaraming tumutulong. Salamat po sa inyo. Tayo po magpapatuloy sa ating Mission Tabang Tugang. Ano? Now, eto. Basahin ko lamang po yung mga reactors. Reactors sa ating tanong sa bayan. Nagkaroon ba ng security lapses sa panig po ng mga otoridad? Kahit nakalusot po ang pambobomba. Sabi ni Pearl John Iman Marcos, maaari pong inside job din or kasabwat ng anti-administration politicians. Pwede rin pong related sa BUL kasi talo ang yes doon. Maraming pwedeng anggulo. Mahina ang intelligence, dapat paigtingin pa para di makalusot. Just my opinion, sabi ni Pearl John Iman Marcos. Itong mga comment nila ay nandun sa aking personal wall, sa Errol Consulta da Kami wall. Paul Manlapas, Manoy Paul. Kuya Paul, sabi niya, ang sabi, apat na sundalo ang security, ang nasawi din sa pagsabog. Nandun sila ngayon, hindi na-detect kaya ang planong pagpasabog. Saglit ha. Gagamit ako ng magic. Gagamit ako ng magic. Hindi na-detect ang pagpasabog ay naisagawa ng mga terorista. Sa aking palagay, nagkaroon ng relaxation sa panig ng mga security, naging malambot dahil ang isang bomba ay sumabog sa entrance ng simbahan na kung saan nakita pa nga doon ang malapit na sasakyan ng mga sundalo. Ayan. Oo nga, sabi ni Pearl Iman, John Iman Marcos. Michael Rosario, sadyang mahirap magbantay, sabi niya, lalo at kulang ang kapulisan at sundalo. Thank you, Michael. Jose Pimentel, matagal nang style yan. Pag gusto, i-destabilize ang gobyerno at ayaw mawala ang budget. Pag gera, biglang may bombang sasabog sa Mindanao maski wala namang away ang Kristiyano at Muslim. Ako, I don't believe may away pa ang Muslim at saka Kristiyano. Wala na, di ba? Hindi ko kailanman paniniwalaan na ngayong panahon na ito ay may away pa ang Muslim at Kristiyano. Wala na. Wala na. Mga gawain lang ito ng mga terorista. Ayan, at kung may lumabas dyan na ibang dahilan, so be it, antayin natin kung anong magiging resulta ng investigasyon. Pwede kung ang Amerika nga nalusutan ng terrorist, remember 911, pinaka-high-tech security na sa sila pa, kahit sila ilagay dyan, Presidente pa, Reggie Bico. Daming rason why di matapos yung gulo sa Mindanao. Ngayon parang Cathy Bragais, baka natutulog sa pansitan kaya't hindi naman yan. God bless, magbantay palagi, dapat gising. Okay, alam niyo ho, 20 ang namatay, mga inosenteng civilian, well, includes soldiers. Wala pong katumbas na halaga at wala pong katumbas na masamang salita ang pwede nating gawin. Lahat ng pwede nating mura pwede na nating gawin, pero ito pong mga nasawi ay hindi na natin maibabalik ang buhay. Ano? So ang ating panawagan, sana po'y mapanagot ang sino man pong mga salarin o may utak sa naturang pambobomba. At ako po isang ayon sa all at war ng presidente. Diyan sa mga abo sayap na yan. Ang sitwasyon nga lang ho, iba yung nangyari po sa Marawi, iba po yung sitwasyon sa Sulu, sapagkat ang Sulu po ay isang malaking island. Dito na pala ako. Isa pong malaking island na marami pong forest, kagubatan, na doon po nagkukuta yung mga abo sayap. Na pagka araw na, humahalo po sa mga sibilyan. Oh, napakahirap ng kilalanin kapag humalo na po sa mga sibilyan. At ang pinamahirap pang panig, ang mga sibilyang iba po ay sumusuporta sa mga abo sayap sapagkat mga magkakamag-anak po yan. Mga magkakamag-anak. Pero ito ang pinakamatindi. May naririnig po ako na may politiko dyan na ang kamay ay nakaabot sa kamay po ng mga abo sayap. Dapat yan imbestigahan ng malalim ng mga otoridad po natin para magwakas na po yan. Walang katigil-tigil na terorism po dyan sa lugar na yan ng Mindanao. Bueno, dyan po natin winawakasan ng ating palatuntunang Kamaong Asero sa araw pong ito. At maraming salamat po sa mga nanood sa Little News Philippines at dito po sa telecast ng Pinoy Extreme Channel. Salamat po sa inyong lahat. Pangalan pa rin po ng buong pwersa ng ating himpilang Little News Philippines at Pinoy Extreme Channel. Ang ating programa po ay pinilipad ni Clarence Ondaya. At sa mga nagulat po sa atin, Koy Laura, Jojo Sikat, partner Oliver Licop, and Mike Francisco.
Mga kaibigan, ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero si Harold Nagabe. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banam ni Harold Nagabe sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.